Hello guys, good afternoon. Dito na naman ako, magsundo na naman ako sa ano ko, anak ng asawa ng anak ng amo ko. Magsundo na naman ako, trabaho naman tayo. Ayan, balik trabaho na tayo guys. Maraming salamat po. Hintay lang po, video po ako habang nasa biyahe. Kaya salamat po sa inyo sa pagpapanood po ng channel ko. Maraming salamat po mga kawaiti friends ko dyan, mga kaibigan, mga relatives ko dyan. Maraming salamat po. Sinudong muna ako. Labas muna. Back to normal na po kami dito guys sa Saudi Arabia. Kaya biyahe na naman to. Simula bukas may balik trabaho na yung mga government employee, private employee, magbalik trabaho na. Kaya malaking pasasalamat natin sa Panginoon at sa ano na wala na yung ano dito, mga problema na nangyayari, mga pindan niya. Kaya salamat talaga sa Panginoon guys na nawala na yung mga problema, kasi yung laki din kawalan natin to sa anak buhay. Kaya dapat siyempre, naka-ano pa tayo guys, naka-mask, naka-gloves, yung kamay natin, para safety pa rin, di ba? Habang nagbabiyahe. Ayan, tingin muna kayo sa view sa ano, dito. Ayan, yan yung view nito sa ano. Ito yung exit 14, Arayan District. Ayan. Nandito na ako sa Kurais. Ito yung Kurais, itong sa may traffic light, Honda traffic light sa Kurais. Dito na. Ito yung exit 13-14 in between. Ilagay ko muna kasi mayroong camera dito. Iwas muna tayo sa camera kasi yung camera dito guys, ano yun? Napakamahal yung camera dito. Nasa 3,000 yan. 3,000 SR. Oo. Bawal yung na dito maghawak ng cellphone dito sa ano na to, sa area na to, kasi mayroong camera dito, mayroong radar. Kaya mahal yung camera dito. Pag makunan ka ng camera, maghahawak ka ng mobile phone, malaki yung babayaran yung mabaliba dito. Kaya ibaba ko muna. Ayan, okay lang yan. Wala kasi akong ano
yung tripod, yung anong tawag doon, yung selfie stick. Sana kung nadala ko yung selfie stick ko, pwede yung gamitin dito sa itaas. Ayan, pwede na. Ayan, yan yung dito yung ano guys, service road to, papasok ako sa ring road. Papasok ako ng ring road. So, mag left side ako, papasok ako ng ring road. Ayan, ito yung ring road. Bali yung ring road dito, yun ang main road. Ayan. Yan yun, ito na, napasok na ako sa ring road. Ito yung main road. Bali, ang main road na ito, ang pangalan na ito, ito yung tinatawag na Makarama Road. Ayan. Ito yung Makarama Road. Makarama Road. Oo, patungo ito ng Maka. Oo. Pwede dito magdaan patungong Maka. Maka, Saudi Arabia. Pero ito yun, patungo ito ng Ulia. Ayan. Oo. Ito yung main road. Ayan yung daan. Dito. Ang ganda ng daan. Ang linis. Pero dito guys, bukas guys, sigurado ito. Itong daan na to loaded. Oh, yan na nga ako, nag-traffic na sa ano, sa unahan. Pero hindi pa to masyado. Ayan, traffic na. Sabi ko naman ba eh. Kasi ito talaga yung nabit. Bukas kasi linggo yung ano talaga, opening ng trabaho bukas dito sa Saudi, kaya bukas sigurado to, wala to, ano talaga to, bukas sad talaga to dito, kumbaga bumper to dito bukas. Kasi ito yung Riyadh Center, patungo tayo sa Riyadh Center. So yung tinatawag na Riyadh Center doon yun sa Ulaya o dito sa Riyadh. Kaya ngayon hindi pa masyadong traffic ko, magkagap pa ng ano, pero bukas dito sigurado to dito, bumper to bumper na to. Kaya thanks God din na bumalik na din yung ano, yung trabaho dito. Bali yung hanap buhay natin hindi na din maapektuhan kasi balik na din yung trabaho. Masaya na din ako, lahat ng OFW masaya din. Kapag bumalik na yung trabaho, siyempre masaya talaga lahat ng OFW, di ba? Kasi kung walang trabaho, wala ding sahod yung iba. Hindi katulad namin na mga nasa bahay lang kami. Ako ay isang family driver. So, family driver ako dito sa Saudi Arabia. So, ang buwan-buwan namin, natatanggap namin kasi hindi naman kami company. Yun lang ang pinag-iiba namin sa company at sa bahay. Actually, yung sa company, malaki na yung sahod nila. Pero, depende lang man din yan sa, ano, sa pagbabudget ng isang tao. Yan guys. Yun. So, pag-aabot tayo dun sa malapit sa Prince Sultan Hospital. Ibaba ko to kasi meron din camera doon sa cellphone, sa mobile phone. Bawal kasi, okay lang kung ikaw ay pasahero. Walang problema, pero pag ikaw ay nagmamaniho tapos naghahawak ng cellphone, bawal yun dito sa Saudi. Kasi may camera, madedetect ka ng radar. Oh, may radar kasi dito eh. Okay pa ngayon ang flow ng traffic, hindi pa masyado. Actually ngayon ang oras ngayon dito ay 11:07. Nasa 40 degrees kami ngayon. Nasa 40 degrees kami ngayon dito sa Riyadh. So ang init guys kasi nasa 40 degrees na, diba? Pero hindi pa yan masyado. Pero pagpapatak na yan ng 50 degrees ganun. 48, 50 degrees, 52, yan, sobrang init na. Pero ito, init na, init pa rin.
Katapos na kasi yung Ramadan. Pero hindi pa natapos yung summer dito. Kahit tapos na yung Ramadan, tag-init pa din. Ayan o. Doon yun guys, yung makita nyo, yung may globe. Yan yung Paisalia Tower. Yan yung Kingdom Tower guys. Yan, Red Center na yan dyan. Yan dyan sa ano. So ibaba ko muna kasi may camera ha. Ayan. Ibaba ko muna. Balik ko muna dyan sa mukha ko. Oh. Di ba? Tingin-tingin muna kayo dyan. Mag-enjoy muna kayo sa mukha ko habang nagmamaniho ako. Di ba? Ayos na yun. Dumaan ako ba? Dumaan kasi ako ngayon sa camera eh. Kasi bawal eh. Strict kasi sila dito. Di mahal pa naman yung Mubalipali sa South. Kaya ingat-ingat lang din tayo. Eh, alam ko na kasi yung ano, minsan din may mga bagong build up na camera, hindi natin manaman. Hindi naman tayo perfecto, di ba? Magkapamali din tayo, pero mas mabuti na yung maging mahinga tayo. Di ba? Ayan. Pwede ko na niya na ulit. Ayan. Pwede ko na niya na ulit. Simula dito, babak muna kasi may camera dyan. Stipot lang kayo dyan guys, enjoy lang kayo dyan, enjoy ng watching. Ayan, ayan, ang doon na yung camera o sabi ko mga kay. So okay lang yan pag hindi mo yan hinawakan yung cellphone. Nasa baba lang yan, walang problema yan. Pero pag hinawakan mo yan, nagmamaniho ka, madetetik ka ng radar, ng camera, sigurado doon, pipitik yun. Oh, pipitik yun ng 3000 SR. Oh, kaya, nahirap na. Magkano yung 3000 SR guys? Malaki na yun sa Pilipinas. Yung 3000 SR times, pagpalagay natin 3050. Oh, malaki na yun. Diba? Kaya marami din dito ng ano, kasi marami din dito mga OFW na mga pasaway. Nakita nyo yung bagong viral ngayon na yung video na yung nag-curfew tapos nagbibili pa ng tinapay sa bakala sa tindahan. Eh syempre nahuli ng pulis, o oh, magkano yun guys yung nahuli? Bibili ng tinapay, magkano lang yung tinapay? Tapos nahuli sila. Dalawa sila tig. Ang bawat isa 10,000 SR. So dalawa sila 20,000 SR. Magkano yung 20,000 SR guys sa Pilipinas? Times 13. Oh, 1350. So nasa 140,000 yun pesos ang fines nila Mukalipa. Hindi sila makauwi guys, hindi sila makauwi. Oh, bawal yun dito. Pwede sila makauwi pero makulong muna sila. Makulong muna sila dito sa Saudi. Kung mayroon silang ipang bayad, tingin sila ng tulong ng gobyerno, ayun, pwede yun. Diba? Kasi marami talagang pasaway pa din dito. Buti lang sana kung Pilipinas. Eh. Okay lang doon. Ang batas doon, pwede lang ano doon. Diba? Kasi hindi masyadong stricto sa atin. Eh dito, mas stricto talaga dito eh. Dito sa Saudi.
camera.
tuloy sa bahay ng anak ng mama ko. Na kalahating oras din pala sa yung biyahe dito. Wala kang makikita ditong bahay guys na guys maliit. Walang bubungan dito. Lahat dito mga sulidi yan, sulidi yan. Yan yung mga bahay dito. Yung klase ng bahay. Magulan yan guys, meron yung ano doon sa parang suba, parang river sila din. Tingnan mo yung mga tanatawag yan, rock formation na tawag, di ba ang ganda? Yung dyan ang ganda. Dito na po guys sa bahay ng anak, asawa ng anak ng ama ko. Lapit na po. Ito yung mga bahay dito. So dito na ako. I'm here na si Akit. Kalahating oras talaga guys. Di ba? Oo, kalahating oras talaga. Yeah. Huwag niyong kalimutan guys.